Mga puso, sa puntong ito, makaparehan po natin sa pamamagitan ng telepono si Binibining Annalyn Sevilla. Siya po ang Undersecretary for Finance, Budget, and Performance Monitoring ng DepEd. USEC, magandang hapon. Welcome sa QRT, ma'am. Magandang hapon po, Kay Emil. USEC, ma'am, sa kabuuan, ano po ang assessment ng DepEd sa pagbubukas ng klase sa araw po na ito? Ang departamento po ng edukasyon ay masaya-masaya dahil po na laot natin ng maayos ang unang araw ng pasukan. Ang ating pong kalihing na si Secretary Leonor Riling Briones ay kasalukuyang nag-iikot pa rin po sa mga eskolahan natin dito. At hindi po natin ito ginawa ngayon lang araw na ito kung hindi naghanda po tayo talaga mula po sa early registration ng February. Nagkaroon po tayo ng brigada eskwela na nagsimula noong 2 linggo pang nakakaraan. So ito pong June 4 is actually just the realization po na nakita natin na ang mga bata ay nasa eskolahan na ngayon. USEC, ma'am, ano-anong klaseng problema ang naiparating sa DepEd mula po nang magbukas ang klase kaninang umaga, ma'am? Ngayon po sa amin pong Operation Public Assistance Command Center, almost 150 lang po ang nakita namin na ang mga nakuha namin ng mga humihingi ng tulong. At usually po ang mga humihingi lang po nila ay yung mga sa enrollment. No? Tinanong lang po nila yung mga section ng mga bata at madali naman po ito nabigyan ng mga responses. At in fact lahat po ng mga bata natin ay nailagay sa tamang mga kanilang mga sections at mga silid paaralan. Yung iba din po ay mga katanungan lang. Halimbawa po tinatanong ko kailan matatapos yung mga ongoing construction ng mga classroom. At very minimal din po yung mga hinihingan lang ng mga assistance about kung sa mga guro kung kailan darating yung mga deployment. So generally, lahat naman po ay nasagot at ang aming pong Public Assistance Command Center dito sa head office ng Department of Education is open until Friday to get any of the feedback complaints or any assistance that will be needed by our parents, our students and teachers. USEC, yung pong kakulangan sa mga teacher, pati na po sa mga kagamitan sa loob ng silid-aralan, ito po ba'y nananatiling problema? At paano po sinusolusyonan ito ng DepEd sa kasalukuyan, Ma'am USEC? No, Mr. Emil, bali marami po tayo ngayong mga teaching positions na na-approve ng Department of Budget and Management. About 81,000 for this year were given as a budget. 75,000 po nito ay na-create na. At atin na pong pinifill upan. Nag-start po tayo na maaga. Nag-start po tayo from January. By April, marami naman pong na-deploy ng mga teachers po natin. So, unti-unti po na nabibigyan na po natin ang kasagutan dahil po gusto naman natin na maging maayos yung po student-teacher ratio. At every year, ginagawa natin ito na mas maliit. Ibig sabihin, mas konting estudyante sa isang guro ay mas magandang edukasyon dahil nabibigyan ng pansin o bigyan ng mas magandang edukasyon ng mga bata. Ma'am, yung po naman tungkol sa mga paaralan, meron daw classroom pero wala namang mga upuan, wala po mga desk. Ito ho ba'y nakarating na rin sa inyo, Ma'am USEC? Sir Emil, ito po yung mga gusto sana namin na mabigyan kami ng detalye. Kasi ang ating pong mga paaralan ngayon ay dapat meron pong mga school furniture na nasa loob. Ang isa po kasing classroom pagka ginawa ay automatic na dapat na mayroong furniture na nakalagay sa loob. Maari pong na-delay lang ang delivery. We got information about some late delivery. Hanggang kahapon ho, hinabol po ng ating mga suppliers na dapat po mailagay yan. So we had the readiness assessment at ating pong natutukoy kung saan mga lugar yung mga nangangailangan pa ng mga school furniture at hindi po ito yung kagaya ng dati, no? Sa panalita po ng ating secretary, hindi na po usual problems po yung mga iyan. We actually call them now the unusual challenges kasi iba na po yung ating panahon ngayon. Kung makikita niyo po ang ating mga public school ay dumarami rin po ang mga classroom. Napapalitan na rin po yung mga one-story to high-rise buildings ngayon, lalo na rito sa NCR. At yung po mga probinsya natin, no, marami na rin po tayo na ibibigay ng mga facilities. Even the computers are now being delivered to the most remote areas of the department. USEC, matanong lang namin, yun ho bang pagbabawas ng bilang ng mga estudyante sa isang section dahil masyadong marami para sa isang guro, nangyayari pa ho ba ito ngayon?
Camille, opo. In fact, nandito na po tayo sa ratio ng 1 is to 25 pag kinder, 1 is to 35 kapag elementary, 1 is to 40 pag junior high school and senior high school. Kasi gusto nga po natin na magkaroon ng kalidad yung ating edukasyon. At ito po ay mangyayari kapag ang ating teacher ay magkakaroon ng mas maganda, mas maraming attention. Ano? Pag-ilisintin po kasi ang ating teacher, kailangan po na magagabayan niya bawat isa sa mga estudyante na nasa kanyang seksyon. So, yan po ang ating paring gustong makamit. At globally po ay naging very competitive na ang ating pampublikong eskwelahan sa ganitong ratio. Yusek, hanggat maaga pa at kanina lamang nagbukas yung klase, yun hong programa ng DepEd laban dito sa mga pambubuli, gaano ho kainit yung kampanya sa bawat silid aralan para naman doon sa mga estudyante hindi na ho mabiktima nito mga pambubuli na ito, lalo po yung may mga PWD, Ma'am Yusek. Tama po yan, Ka Emil. Ang ating pong departamento ay talagang nagkaroon ng mas improved program on child protection and safety. At ang ating pong legal department ng ating Department ng Edukasyon ay nabigyan ng suporta ng Department of Budget and Management. Meron na po tayong hiwalay na budget for child protection program. At kailangan po natin bigyan ng information dissemination ng ating mga mag-aaral, ang mga magulang, ang mga guro na dapat po talaga ay bigyan natin ang proteksyon ng mga bata, lalo na po sa mga ganyang mga instances like bullying. Baka puso, ang Undersecretary for Finance, Budget and Performance Monitoring ng DepEd, si Yusek Sevilla. Ms. Annalyn, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming pong salamat sa inyo.